Rise and shine, Dayan. Isang daang araw bago ang Kapaskuhan. Nagsisiksikan pa rin sa evacuation center at ang ilan pa nga ay sa tabing kalsada at sa Center Island. Sila ang halos 2,000 pamilyang nasunugan noong Sabado dito sa Barangay 105, Aroma Road 10, Tondo, Maynila. Basa sa magdamagang ulan ang magkakapitbahay na ito na nasunugan noong Sabado sa Tondo, Maynila. Maging ang kanilang mga gamit, hindi nakaligtas sa tubig ulan. Pag lumalakas po ulan, babangon po kami. Pagka mahina na po, higa uli kami, ganun. Sa dami ng mga nasunugan kasi, wala na silang mapwestuhan sa loob ng evacuation center. Maging ang Center Island ng kahabaan ng Road 10, tinirhan na ng mga nasunugan. Ang 19 na taong gulang na si Erica, tinitiis na lang ang sitwasyon dahil wala naman silang matuluyan. 2 beses na rin kasi silang nasunugan. Unang beses noong 2017. Sobrang hirap po. Sobrang hirap. Katulad din po nung dati. Anong nangyari sa amin? Ganun din. Minsan sumikat po kami mag-ano. Ganun ng pila-pila ng ano, relief po. Mahigit sa 30 pamilya ang nananatili sa kalsada. May mga modular tent sila, ngunit pinapasok rin ito ng tubig ulan. Bukod pa ito sa panganib na dala ng mga nagdaraang malalaking truck sa kalsada. May mga pamilya rin nasa evacuation center, pero malasardinas naman na nagsisiksikan. Umabot sa halos 2,000 pamilya ang nasunugan sa Barangay 105, Aroma Road 10, Tondo, Maynila. At isa nga itong covered court na ito sa kanilang mga evacuation center. Dito nagsisiksikan ang maraming pamilya at sa oras na ito, wala rin kuryente at napakainit ng lugar. Kung saan pa mas komportable, doon pa nawala ng kuryente. Siguro sumubra ng gamit kasi sa dami ng mga evacuees, gumagamit sila ng mga electric fan kasi may mga sanggol na kung saan talagang hindi pwede na walang hangin dahil nag-iiyakan kagabi nga, nag-iiyakan. Gumagawa naman na ng paraan ng barangay, ngunit kulang daw talaga sila sa lugar na pwedeng paglagakan sa mga evacuees. Yun nga po, nakakalungkot po kasi nakita nyo naman po kalagay nila, katint lang po, hindi sapat. Hindi sapat para sa proteksyon nila sa ulan o kung sakaling may baha, talagang napakahirap po. Ang iba nga dyan, hindi nalagnat. Siguro, ano, hindi nila, kasi siksikan po eh, para silang mga sardinas. Nananawagan naman ng tulong ang mga nasunugan. Marami sa kanila, hindi alam kung paano muling magsisimula. Dayan, alam mo, hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin kuryente sa Barangay Hall at covered court ng Barangay 105 Aroma Road 10, Tondo, Maynila, na kung saan napakaraming mga evacuees na nananatili dito. Ang mga sanggol nga, kaliwat kanan na ang iyakan. Hanggang sa ngayon, inaalam pa ang saninang sunog na halos 12 oras bago naapula. Samantala, Dayan, kapapasok-pasok lang din na balita na susunog ang isang bahagi ng Philippine General Hospital ngayong umaga. Sa pinakauling ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 2nd alarma ang sunog at nagkukumahuga ang mga empleyado ng ospital para makalabas dito. Apektado sa nagaganap na sunog ang outpatient department ng PGH. At yan muna ang latest update dito. Balik muna sa inyo, Diana. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.